Magandang araw po sa ating lahat, na imbagal daw kanya tayo amin. Discuss naman po natin ngayon ang Kirchhoff's current and voltage laws na ginagamit natin for circuit analysis to determine parameters na present sa mga circuits. Mainly, it is used to determine yung mga kuryente at boltahe sa mga circuits. May mga circuits kasi na hindi masosolve using series and parallel circuit principles lamang. Or may mga circuits na mas madaling i-analyze using Kirchhoff's laws. Take note, hindi lang yung nagko-compute tayo ng mga values dito. Ang ginagawa natin talaga dito ay nag-a-analyze ng mga circuits from our computations. Like ang value ng kuryente, voltage at power na nakukompute may kinalaman sa size ng mga materials na gagamitin. Gaya din ng types ng mga materials, kasama na dyan yung type ng insulation, size ng conductor at yung rating ng mga protective device na gagamitin. At syempre, okay nga ba talaga ang values ng kuryente, voltahe at power sa circuit design natin? Kasi baka masyadong mataas or mababa ang mga values sa gusto nating mangyari. Take note, malaki din po kasi ang epekto nito doon sa expenses natin. Gastos sa mga materials, equipment at babayarin sa kuryente. But anyway, let's go to Kirchhoff's laws. Meron pong dalawa dito, Kirchhoff's current law or KCL and Kirchhoff's voltage law or KVL. Unahin natin dito sa Kirchhoff's current law, syempre kuryente ang pinag-uusapan natin dito sa mga nodes or points sa circuits. Bago yan, i-define muna natin kung ano yung node na tinutukoy sa mga electrical circuits. Node in electrical circuit is the point through which a circuit element is connected to the circuit. A node is a point where terminal of two or more circuit elements are connected together. And a node is a junction point in the circuit. Dito sa figure natin, makikita po natin yung mga definitions na yan. Halimbawa po yung power source dito at yung resistor dito, meron tayong tig isang terminal galing sa kanila and they are connected together. Dito naman sa tatlong resistors na ito, yung mga terminals po nila ay konektado sa isa't isa. That's why we call this as a node or point. Ganun din po dito sa baba, yung terminal ng power supply at yung terminals ng dalawang resistors, they are all connected together. That's why we call it as a node or point doon sa may circuit. So nandito pa po yung ibang features natin representing kung nasaan po yung mga nodes. Kaya dun sa naunang feature natin, ito ay isang node. And ito naman po ay isa pang node and isa din po itong node. Sa ating mga computations, para mas madali nating matandaan kung ano yung node na yun, nagde-denote po tayo ng mga letters or number para dun sa mga nodes upang mas madali tayo makapag-analyze. Halimbawa po, sabihin natin this is node A, this is node B, and this is node C. Or pwede naman nating sabihin na X, Y, and Z. Pansinin po natin yung mga nasa baba na connections dito sa dalawang figures natin. Kahit sabihin natin na they are represented by long lines, but since yung mga terminals po dito ay magkakasamay, they are connected with one another, therefore we are going to consider this as a node. Take note, sa mga nodes natin merong pumapasok at lumalabas na mga kuryente. Halimbawa po yung connections ng dalawang components na ito, yung terminals nila ay konektado with each other. Again, we call this as a node dahil merong pumapasok dito na kuryente at meron ding lumalabas dito na kuryente. Ganon din po dito sa ibang mga nodes natin dito. Halimbawa po dito, merong pumapasok na kuryente sa node na ito at meron din pong lumalabas na kuryente dito. Sa node naman na ito, meron pong dalawang kuryente na pumapasok at may isang kuryente na lumalabas. Kung i-analyze din po natin sa circuit na ito, sa node na ito, meron pong isang kuryente na pumapasok pero may tatlong kuryente na lumalabas dito. Sa node na ito, may tatlong kuryente ang pumapasok at isang kuryente naman ang lumalabas dito. Kung tutuusin sa dalawang circuit element na ito, they are connected in series. Therefore, alam po natin na yung kuryente dito sa kanilang dalawa ay pareho lamang ang value. Ngunit bakit pa natin in-include ang series circuit na ito dito? Although kadalasang samples natin ay nasa parallel circuits or series parallel circuits. Let's go to the practical applications muna bago tayo pumunta sa computations. Please bear patience, I know a lot of us gusto agad-agad sa computations and sample problems na dumiretso ang discussion.
Dahil sa mga ganitong topics, madalas na style ng pagtuturo ay explain ang principle, bigay ang formula, then sample computations na mula simple hanggang complicated problems na. Na madalas nakakaligtaan natin ang importance ng practical applications ng mga pinag-aaralan natin. Again po, mas maganda po na alam natin kung ano yung kinukumpute natin. Hindi yung marunong tayo mag-compute pero hindi naman pala natin alam kung saan natin ginagamit or gagamitin ang mga ito. Okay, ang principle ng Kirchhoff's current law ay the summation of current in is equal to the summation of current out. Ang sum ng pumapasok na kuryente ay equal sa sum ng lumalabas na kuryente sa isang point sa electrical circuit. Ano-ano nga ba ang example ng point sa electrical circuit? Simpleng splicing ng mga conductors. Meron po tayong isang circuit dito containing two switches and two lamps. And itong dalawang circuits na ito are connected in parallel. And sa actual, syempre, ito yung representation ng ating junction box at nandito naman po yung mga conduits natin. And dito sa loob, nandito naman po yung mga wirings ng conductors. Representation po ito dun sa actual na nakikita natin sa mga wirings. Okay, sabihin po natin, ito yung line 1 natin dito sa baba at yung line 2 naman natin nandito sa taas. Dito sa portion na ito, andito po yan, yung node na yan. And yung node naman po dito sa baba, sabihin natin nandito siya sa taas. Huwag po tayong maguluhan, representation lang po yung ginagawa natin dito. Take note, yung bawat circuit po natin ng ilaw sa kayong switch, konektado po sila sa line 1 and line 2. Yung mga conductors na ito, papunta na po sa isang circuit ng ilaw at yung mga conductors naman po na nandito, papunta rin po sila dun sa isang ilaw. Take note, Kirchhoff's current law states that the sum of the currents going into a point is equal to the sum of currents coming out from a point. So consider lang po natin yung mga nodes na nandito. I-analyze po muna natin yung node na nandito. Ito po siya. Meron tayong total current at yung mga kuryente na dumadaloy sa mga bulbs natin, I1 and I2. Analyzing this circuit, again, summation of current in equals summation of current out sa Kirchhoff's current law. Ang pumapasok lang po na kuryente dito sa node na ito ay si I total. At yung lumalabas naman po sa node na ito ay si na I1 and I2. Kaya meron tayong ganitong equation. Kung dito naman tayo sa baba mag-a-analyze, nandito po sa node na ito, syempre lumalabas po yung total current natin and si I1 and I2 ay pumapasok sa node na ito. Therefore, analyzing this portion, we use Kirchhoff's current law, summation of current in equals summation of current out. Again, yung I1 and I2 pumapasok po sa node na ito. Equal po yan doon sa total current which is siya po yung lumalabas na kuryente dito sa node na ito. Punta naman po natin yung circuit na ito. Let's analyze at this node. Again, summation of current in equals summation of current out. Kung i-analyze natin yung circuit, yung total current lang po yung pumapasok sa node na ito at lumalabas naman po yung mga I1, I2, and I3 currents natin. Therefore, makaka-create po tayo ng equation wherein total current equals I1 plus I2 plus I3. Again, katulad nung sample natin kanina, iba naman po pagdating natin sa node na ito. Still, summation of current in equals summation of current out. Ang pumapasok na mga kuryente sa node na ito ay sina I1, I2, and I3. Kaya meron tayo dito, I1 plus I2 plus I3. At ang lumalabas naman po dito ay si I total lamang. Kaya meron tayong equal to I total. Kung tutuusin, kung i-analyze po natin ang circuit na ito, yung equation na I1 plus I2 plus I3 equals I total dito sa node na ito ay equal lamang po dun sa pinag-usapan natin kanina dito sa node na ito. I total equals I1 plus I2 plus I3. Basic algebra lang po yan. Another example, let's analyze this circuit sa node muna na ito. Summation of current in equals summation of current out. Ang pumapasok lamang na kuryente ay si I total at lumalabas naman po si I1, I2, I3, and I4. Therefore, we have an equation I total equals I1 plus I2 plus I3 plus I4. Again, sa mga simpleng connections po na gaya nito, still pwede po natin gamitin yung summation of current in equals summation of current out. Let's say meron tayong IA and IB dito.
Since wala naman ng ibang kuryente na pumapasok dito, ibig sabihin dun sa isang side ng equation natin ay IA. At dito naman sa side na ito, wala na po tayong ibang lumalaban sa kuryente sa node na ito kung DC IB lamang. Therefore, meron tayong IA equals IB. Ganun din po sa isang simpleng circuit ng ilaw at saka switch. Yes, sa mga ganitong klaseng circuits, pare-pareho po yung kuryenteng dumadaloy sa kanila kasi they are connected in series. Pero kinakailangan nating i-check yung mga nodes na nandito po. Kasi yung mga terminals po na nandito, yung switch, meron tayong dalawang terminals. Magkabilaan po yan. And at the same time, dun sa ilaw po natin, meron din po tayong dalawang terminals dito. Magkabilaan po yan. If we are going to analyze at this portion, yung sa terminal na nanggaling dun sa switch, papunta dun sa load natin, meron tayong node dito. Ibig sabihin, pwede tayong mag-analyze ng Kirchhoff's law. Summation of current in equals summation of current out. Ang pumapasok na kuryente lamang po ay yung kuryente ng galing kay switch. At yung lumalabas naman pong kuryente dito ay yung papunta kay lamp. Kaya meron tayong kuryente sa switch ay pareho lang po dun sa kuryente na dadaloy kay lamp. Again, nagkukumpute tayo ng mga values ng kuryente at ina-analyze natin ito dahil may kinalaman ito sa mga size ng material sa gagamitin and also dun sa conductor at sa protective device na i-install po natin. Since alam na natin ang value ng kuryente na dadaloy dito, therefore gumamit tayo ng mga tamang materials para dito. The same sa insulation na gagamitin din natin. Magbigay po tayo ng halimbawa ng isang maling installation na nangyari sa totoong buhay. Siyempre, hindi na natin babanggitin kung saan. Ang pag-usapan natin dito ay ano ang nangyari sa mga conductors. Mula sa panel board ng mga circuit breakers, susuplayan nila ang isang part ng facility nila. Sa computation number 6 ang gagamitin po nilang conductor. Ngunit ang nangyari dun sa conductor na ginamit nila na pinadaan doon sa ilalim ng lupa, dahil gusto makatipid nung nangontrata, yung ginamit niya dun sa kable na pinadaan niya dun sa ilalim ng lupa ay number 10. Feeling siguro ng contractor hindi mapapansin nung may-ari, pero dumating ang problema after how many years. Biglang nawalan ng kuryenteng lumabas sa area na nandito. At nung chinek ng mga electrician kung bakit, na-discover nila na sunog yung conductor na size number 10 na pinadaan dun sa ilalim ng lupa. Hindi in-expect ng contractor na dadating sa punto na yon. Siyempre nagdagdag kasi ng mga loads yung may-ari ng facility dito sa area na ito. Paano natin i-apply ang Kirchhoff's current law dito? Again, take note, summation of current in equals summation of current out. Pero syempre, tigisang conductors lang naman dito sa input at output. Kaya meron tayong current in equals current out. At may epekto ito dun sa mga conductors na ginamit dito. Kinaya ng conductor na size number 6 ang kuryente na dumaan sa kanya, ngunit doon sa size number 10, hindi niya kinaya yung lakas ng kuryente. Kaya po siya nasunog and eventually naputol po yung kable. Ganon din po sa isang simpleng extension wire. Gamitin po natin ito ng tama. Ang mga male plug ay may specification po na nakalagay po dyan. Halimbawa po, dun sa male plug na ito, meron po siyang 3 amperes sa kanyang kuryente and 250 volts naman para sa kanyang boltahe. Huwag po tayong magtaka kung nakalagay po dito ay 250 volts. Sa mga equipment po natin, kinakailangan may allowance po talaga sila. Sa male plug na ito, meron po siyang 15 amperes and 250 volts po yung kanyang boltahe. Yan po yung mga values ng kuryente sa kabultahe na kaya po nilang hawakan. Take note po sa connection na nandito sa may male plug and female plug. Meron pong current in and meron din pong current out sa point na ito. And we can consider this as a node. Ang mga female plug ay may specifications din po ang mga yan. Halimbawa po dito, 10 amperes and 250 volts po ang kanyang specification. I-check lang din po natin yung mga saksakan natin and even yung ating mga extension. Isa pang halimbawa ng maling paggamit, nagsaksak ka ng isang electric griller rated 2,100 watts at electric pot rated 700 watts dahil gusto nyong magsangyupsal at shabu-shabu. Sa mga ganitong klaseng extension, ang madalas po na wires mo niyan ay size number 16. Kung nagsaksak ka ng mga equipment or appliances na nagkukonsumo ng mataas na kuryente,
nalampas dun sa capacity ng extension mo, pwede po tayo magkaroon ng sunog na wire or yung saksakan sunog po or yung male plug sunog po yan. Yung mga ganitong klaseng extension, huwag nyo pong gagamitin sa mabibigat na equipment or appliances. Lalo na't mahilig pa tayong bumili ng mga extensions na hindi lang po dadalawa yung saksakan, kundi yung tipong maraming nakalagay na saksakan. At minsan, natitempt tayo na gamitin lahat-lahat ng saksakan na yun. Halimbawa, 8 yung saksakan mo doon sa extension mo, talagang minamaximize mo pa. Tapos matataas pa yung konsumo ng kuryente ng mga sinasaksak mo. Please lang po, ulitin natin, gamitin natin po ng maayos ang mga extension natin. Anyway, sa mga terminations po, sa mga panel boards or switchboards, sa mga terminations po na nandito, meron pa rin pong pumapasok at lumalabas na kuryente. Kaya may kinalaman pa rin po dito yung Kirchhoff's current law. Kahit isang input at isang output lang po yan. Although may mga connections pa rin tayo ma-encounter dito na hindi lamang iisang output at iisang input ang meron. Again, hindi lamang po tayo dapat marunong mag-compute, dapat alam nating mag-analyze ng mga circuits at saan ito ginagamit. Isang halimbawa ulit, bakit nagkakaroon ng sunog na ang dahilan ay faulty electrical wiring. Kaya dito sa wiring na nakikita natin ngayon, iisa lamang po ang kanyang input pero ang dami-dami po nating kinonect mula sa kanya. Take note, the more loads na nagkukonsumo ng kuryente, mas mataas ang dadaloy na kuryente dito sa mga conductors galing sa power supply. Sa mga nodes na nandito, pwede pa rin po nating i-apply ang Kirchhoff's current law. Merong current in and merong current out. Hindi porket may nakita tayong dalawang wire na line 1 and line 2 ay basta-basta ka na lang magkakabit ng bagong circuit dito. Baka mamaya overloaded na yan, kaya kinakailangan nating i-check muna yung circuit natin. Again, kagaya din po yan ang paggamit ng extension na ang daming nakasaksak tapos baka mabibigat pa ang nakakonect po dyan. Let's go to simple computations concerning Kirchhoff's current law. Again, ang sum ng mga kuryenteng pumapasok sa isang node ay equal sa sum ng mga kuryenteng lumalabas dito. Halimbawa po, meron tayong dalawang circuit element na konektado po sa isa't isa sa node na ito. Let's say that that is node A. Analyzing this circuit using Kirchhoff's current law, syempre meron tayong I1 and I2 dito. Summation of current in equals summation of current out. Ang pumapasok sa node lamang po na nandito ay si I1 at ang lumalabas lang po ay si I2. Therefore, meron tayong I1 equals I2. Kung ang value ng I1 ay 2 amperes, syempre automatic po yan na yung value ng I2 ay 2 amperes din. Kung ang value ng I1 ay 10 amperes, ibig sabihin din po niyan I2 equals to 10 amperes. Huwag po tayong malilito kung ganito po yung direction ng mga kuryente natin. Si I2 ang pumapasok dito sa node na ito, kay node A, and ang lumalabas po ay si I1. Analyzing this circuit using Kirchhoff's current law at node A, summation of current in equals summation of current out, ang pumapasok po na kuryente dito sa node na ito ay si I2, at ang lumalabas naman po ng kuryente sa kanya ay si I1. So meron tayong I2 equals I1. Let's take a look at this circuit. Analyze po natin using Kirchhoff's law. Dito muna tayo sa node na ito. Let's say that this is node A. Kirchhoff's current law at node A, summation of current in equals summation of current out. Analyzing this circuit, titignan po natin yung pamapasok na kuryente po dito ay si I total lamang. And yung lumalabas po na kuryente dito ay sina I1 and I2. I1 meron tayong 2 amperes doon and I2 meron tayong 3 amperes doon. Therefore, meron tayong equation na I total equals I1 plus I2. Meron tayong 2 amperes plus 3 amperes, total current equal to 5 amperes. Puntaan naman po natin yung node na nandito. Let's say that that is node B. Analyzing this by Kirchhoff's current law, Kirchhoff's current law at node B, summation of current in equals summation of current out pa rin po tayo. Yung pumapasok na kuryente sa node na ito ay sina I1 and I2. Therefore, meron tayong I1 plus I2 sa side ng equation na nandito at ang lumalabas lang po ng kuryente dito ay si I total. Kaya meron tayong equals I total na nandito. Substituting the values, 2 amperes plus 3 amperes equals total current. So meron pa rin tayong 5 amperes sa node na ito. Punta naman po natin yung circuit na nandito.
Meron tayong mga I total, I1, I2, I3. Nandito po yung mga values ng I1, I2, and I3. Let's analyze this circuit at this node. Summation of current in equals summation of current out. Siyempre, meron tayong total current equals I1 plus I2 plus I3 dahil sila po yung lumalabas sa kuryente sa node na ito. At si I total lang po yung pumapasok na kuryente dito sa node na ito. I-substitute lang po natin yung mga values. 10 amperes plus 15 amperes plus 20 amperes, this is equivalent to 45 amperes. Sa circuit naman po na ito, dito tayo mag-analyze. Dito po tayo sa node na ito mag-analyze. Siyempre, let's say that that is node A. So, Kirchhoff's current law at node A, take note, summation of current in equals summation of current out. Ang pumapasok na mga kuryente dito ay sina I1 and I2. Ang lumalabas naman po ay si I3 lamang po. Therefore, we have I1 plus I2 equals I3. Na pwede pa rin po nating i-derive yung equation na ito papunta po dito using yung mga basic principles na natutunan natin sa algebra. I3 equals I1 plus I2, parehong pareho pa rin po sila. I-substitute lang po natin yung mga values. 1.5 amperes kay I1 plus 2.5 amperes kay I2, we have I3 equals 4 amperes. Alam niyo po ba na yung circuit na ito ay parehong-pareho lamang po sa circuit na ito? Pero minsan may mga tao na naguguluhan dito na akala nila magkaiba yung circuit na nandito. Dahil naibahan lamang yung locations ng mga circuit elements na nandito. Kung titignan po natin, ang part na ito ng circuit natin ay ito po yan. And yung part na ito po ay nandito po yan. And syempre, yung part na ito, nandito po yan. Yung node po na nandito ay ito po yan. And yung node na nandito ay nandito po yan. Sa mga ganitong klaseng circuits, ginagamit po natin ito in relation dun sa dalawang power supply na ginagamit natin to supply a load or loads. Halimbawa po, meron tayong dalawang generators supplying loads. Siyempre, ang mga generators po natin ay nag-deliver or naglalabas po sila ng kuryente papunta dun sa loads natin. Kaya kung titignan po natin yung directions ng I1 and I2, palabas po sila mula dun sa ating mga supply. Sa mga power plants, kadalasan po niyan meron silang minimum na dalawang generators. Yung iba, meron po silang 3 or more generators connected in parallel. Ganon din po sa barko, meron po silang 2 or more generators connected in parallel. So let's say na yung mga kuryente po natin dito, I1 equals 100 amperes and I2 equals 80 amperes. I-analyze po natin yung circuit, ano yung value ng I3 po dito. Let's say that this is node A. So Kirchhoff's current law at node A, summation of current in equals summation of current out. Ang pumapasok po ng mga kuryente dito ay sina I1 and I2 at lumalabas naman po dito si I3. Therefore we have I1 plus I2 equals I3. Again, pwede po natin i-rewrite yung equation natin into I3 equals I1 plus I2. I-substitute lang po natin yung mga values. I3 equals 100 amperes para kay I1 and I2 naman ay 80 amperes. We have I3 equals 180 amperes. Puntahan po natin ang circuit na ito and i-analyze pa rin natin using Kirchhoff's law dito sa node na ito. Let's say that this is node A. So meron tayong mga currents I1, I2, I3, and I4. Kirchhoff's law at node A, again, summation of current in equals summation of current out. Kung titignan po natin, evaluate natin yung circuit na ito, ang dalawang pumapasok na kuryente ay sina I1 and I2. Take note po yung direction ng kanilang mga arrow. And dito naman po sa I3 and I4, lumalabas po sila dito sa node na ito. Therefore, we have I1 plus I2 equals I3 plus I4. Again, check lang po natin kung ano yung mga pumapasok at lumalabas ng mga kuryente po dito. Let's take a look at the sample circuit. So meron tayong mga currents 1, 2, 3, 4, 5. And may mga kuryente pumapasok at lumalabas sa node na ito. I-denote ulit natin ito as node A. Let's evaluate this circuit. Kirchhoff's law at node A. Summation of current in equals summation of current out. Kung titignan natin maigi, si current 1 ay pumapasok dito sa node. Current 2 ay lumalabas po siya dito sa node. Current 3 pumapasok po siya dito sa node. Current 4 lumalabas po siya. And current 5 lumalabas din po siya.
Therefore, yung mga kuryenteng pumapasok ay sina I1 and I3. And sina I2, I4, and I5 ay lumalabas po. Therefore, we are going to have an equation which is I1 plus I3 equals I2 plus I4 plus I5. Again po, i-analyze po natin maigi yung mga circuits, ano po yung pumapasok sa mga nodes, and ano po yung lumalabas doon sa node natin.